Ako po si Father Dion, ang Plans and Program Officer of the Office of the Chief Chaplain, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gawain. Ngayon po ay Friday ng 24th na linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Mariyang tinatawag na Magdalena, 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mga babaeng sumunod kay Jesus ay sina Maria na tinatawag na Magdalena. Kahit po naging popular ang paniniwala na si Maria Magdalena isang babaeng mababa ang lipad o isang prostitute, ngunit hindi po ganyan ang binabanggit ng banal na kasulatan tungkol kay Maria Magdalena. Ang nabanggit lamang sa Ebanghelyo tungkol kay Maria Magdalena ay 7 demonyo ang pinalayas na Jesus mula sa kanya. Kaya mayroon po siyang malungkot at makasalanang nakaraan. Ngunit hindi po nabanggit na siya ay isang prostitute. Nandoon din si Juana, ang asawa sa katiwala ni Herodes na si Cusa. Si Cusa ay ang pinunong nanguna sa pag-asikaso sa mga financial interest ni Haring Herodes. Sa ating panahon, kinikilala na ang pantay na karapatan ng babae at lalaki. Ayon halimbawa sa ating saligang batas, Article 2, Section 14, sinasabi pong, "The state recognizes the role of woman in nation building and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men." Ngunit sa kultura ng mga Hudyo sa panahon ni Jesus, ang babae ay itinuturing na segundang klaseng mamamayan lamang. Sa kaisipan ng mga Hudyo, wala pong halaga ang babae. Hindi po mapagkatiwalaan ang kanyang mga salita, lalo na sa mga usaping legal. Ngunit ayon po sa ating Ebanghelyo, hinahayaan po ni Jesus ang mga babae na sumunod sa kanya, magtrabaho para sa kanya, at mag-asikaso sa kanyang pangangailangan at ng kanyang mga alagad. Sa pagpahintulot ni Jesus sa mga babaeng ito na makinig at sumunod sa kanya, ibinibigay niya sa kanila ang kanilang dignidad at pinapakita ang kanilang kahalagahan. Ipinapakita ni Jesus na sila ay special. Ginagawa niya silang somebody at hindi po inferior. Tinatanggap niya sila bilang tao, kabahagi ng kanyang misyon, mapagkatiwalaan at mahalaga sa kanyang ministry. Na ang gustong iparating ni Jesus sa kanyang mga alagad ay tayong lahat kailangan ni Jesus. Na mayroon tayong magagawa, maibahagi at maiambag sa kanyang misyon at sa kanyang simbahan. Wala pong taong walang magagawa para kay Jesus. Ang bawat isa ay mahalaga. Ang bawat isa ay special. At mayroon laging special task si Jesus para sa bawat isa sa atin. Mayroon tayong role na gagampanan sa katuparan ng kanyang misyon para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya muli, ano po ba ang ating maiambag para sa misyon ni Jesus at ng kanyang simbahan? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumaiyo niyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.